So welcome guys sa Delicious TV. So kung bago ko pa lang guys sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan subscribe at i-like para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So let's proceed mga guys. So ang nakikita nyo guys ay nakaprepare na ang ating mga ingredients. So ang menu natin for today ay tuna pie with homemade dough. So ito ang ating mga ingredients. So unahin natin ang filling, ang tuna filling. So ito guys ang ating ingredients. Siyempre hindi mawala ang tuna. Then inalista natin ang oil niya para hindi siya masyadong malagsak. And then gagamitan ko siya ng extender ng potato. Then kinat na natin guys yan ng cubes na maliliit. And then lalagyan siyempre natin ng spices ng salt and pepper. And then ang mayonnaise and garlic and onion. And then gagamitan din natin ang cooking oil pagka sinute. So ayan ang ingredients natin sa filling. So dito naman tayo sa kabila. So ito naman ang mga ingredients guys sa paggawa ng dough. Ang ating flour, egg yolk, sugar, butter guys. So kung walang butter, pwede ang margarine dyan. And then lalagyan lang natin ang pambalan sa water. So ayan guys ang ating mga ingredients. So let's proceed. Magsimula na po tayo. So first step na gagawin natin guys, susutay muna natin ang ating onion and garlic. Then nakaprepare na ang ating pot with cooking oil. So mainit na. Then lagay na muna natin ang garlic and onion. Then sutay-sutay lang natin guys hanggang mag-golden brown or lumabas ang aroma niya guys. So after nyan, lagay na natin ang potato, ang ating extender sa paggawa ng filling. So kung pwede rin naman guys na hindi nyo lagyan na to, o kumbaga optional lang siya guys. Then sutay lang natin. So inuuna ko ang potato dahil ang ating tuna luto na, kaya ang potato medyo fresh. So after natin sutay guys, so isunod na natin ang tuna. Then mix lang natin guys. Then lagay na natin ang salt and pepper. Then mix lang natin guys. Then lalagay na natin ang mayonnaise. Then mix lang natin guys. So ayan lang ang texture ng ating tuna filling guys. So next step na gagawin naman ngayon natin guys, gagawa tayo ng dough. So maglagay lang tayo dito ng 1 cup na flour. Then ang ating sugar. And then i-mix lang natin guys. Then maglagay tayo ng water. Then ang ating egg yolk. Then mix lang natin guys. Then ang ating butter. Then i-mix natin guys o masahin natin.
mix lang natin guys hanggang makuha natin yung kunat niya guys. So, ito na ang texture ng ating pie dough. So, i-rest muna natin ng mga 10 to 15 minutes. So, after natin i-rest ng 10 to 15 minutes, guys. So, ipoportion na ngayon natin ang ating pie dough. So, divide lang natin kung ilan ang magagawa na ba. 1, 2, 3, 4. So, ayan, 5. Piraso lang guys. Pa-flat na ngayon natin. So, yung kailangan pa rin natin maglagay ng flour dun sa ating board para hindi pumapit ang ating dough at lumapad siya. Then, mix lang natin guys. Then, lalagyan din natin ng rolling pin. So, ayan na guys, ang texture ng ating dough. So, ganito, ilapat natin lahat o i-flat natin lahat bago natin lagay ang filling. So, ganyan ang texture niya guys. So, tapos. So, ito na ang ating 5 pie dough guys. Ang next step naman na gagawin natin guys, so ipapalaman na natin ang filling ng ating pie. So, ito ang ating filling. Then, maglagay tayo dito. And then, flip lang natin, guys. Then, ang panlock natin dyan, ito. Fork. So, tag natin, guys. Then, ito ang panglalak natin, guys. Press-press lang natin. And then, pwede nyo nang bawasan. So, kung ayaw nyo bawasan, pwede ganyan na rin guys. So, ako bawasan natin para hindi masyadong malaki. Yung excess nya guys. So, ito na ang texture ng ating pie. So, ganyan lang guys. Paulit-ulit natin gawin para matapos lahat. So, kalas ang ating tuna pie. So, yan ang texture nyo guys. So, okay. So ipuluto na natin. So, ang last step na gagawin natin guys, deep fry na natin. So, make it sure medium heat lang para hindi ma-overcook o hindi masunod. So, i-drop natin sa isa. Yung sakto lang sa ating fry pad. Nakita nyo guys, nag-golden brown na ang gilid. Pwede na natin i-flip.
golden brown na guys. So ganyan lang texture ng luto ng ating tuna pie. Sina natin isa-isa. So ito na guys. So i-transfer natin sa isang plate. Kaya mo natin ma-drain ang mantika bago natin kainin. So ayan ang texture ng ating homemade tuna pie. Wow, delicious. So pag malabig na po, pwede nang kainin guys. So buksan natin ang isa. Wow, ayan ang texture ng ating homemade tuna pie with homemade dough. So done ang ating tuna pie with homemade dough. So kung hindi ka pa guys naka-subscribe sa channel ko, ay subscribe mo na at click mo na rin ang bell notification para update ka sa mga latest menu ko in the future. So thank you very much again. See you in my next video. God bless mga guys.